Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, ipapakita ko lang sa inyo yung DMX natin at saka yung LED par. So, yung LED par natin is andito na yung stand. So, nakapagawa na tayo ng stand para sa apat natin na LED par, yung mga mumurahin lang. So, maraming salamat sa inyo mga ka-sound sa pag-view ng aking YouTube channel. At sa awa ng Diyos ay nakabili tayo ng mga ilaw natin kahit na mumurahin lang. At least nakabili tayo, may ilaw tayo. Tapos ito na yung stand niya. Bali, pinagawa ko lang din yung stand na to kasi pag sa Shopee tayo bumili, 2,000 yung worth ng ganyang klaseng stand. Tapos may shipping fee na 800 pesos. So, napakamahal. Dito nakamura tayo. So, yung nagastos ko dito is 2,000 pesos lang yung stand na pinagawa natin. So, ito yung ilaw natin mga ka-sounds, no? So, bali sa 2,000 pesos na ito, ako pa yung nagpintura nito. Bali, isang spray lang naman yung ginamit ko kasi manipis lang naman yung spray ko dito. Tapos, yung kanyang tubo, kung makikita nyo, is bagong pintura lang, may mga scratches. So, normal lang yan. Kasi ganun talaga pag nagpagawa ka, pag pintura lang yung nilagay mo, hindi kagaya sa mga pag binili mo talaga sa Shopee is coated na talaga yung mga tubo niya. Makakapal yung coated tapos hindi siya nagagasgas, no? So yun lang, yung problema lang doon, yung tubo na ginagamit nila is manipis. So ito, pure talaga to na tubo. Makapal yung tubo nito. At saka mas matibay ito. So may mga konting adjustment lang ako na ginawa dito sa stand. Ako lang yung naglagay ito, yung lock nito ginamitan ko ng ano, yung concrete nail dito. May tatlong butas para sa adjustment niya. So ayan. Tapos sa taas may lock nail dito para yung angle bar na to is matatanggal natin. Matanggal-tanggal. So ako lang din yung gumawa ng lock, yung concrete nail yung nilagay ko. So yung gagawin lang natin is susubukan lang natin siyang pailawin. Sa sunod na lang ako mag tutorial ng programming sa nasabi ko sa una kong video sa mga ilaw ay sabi ko magpo-programming tayo. So sa sunod na lang, no, kasi medyo na-excite tayo na ikabit yung ating mga ilaw dito sa ating stand. So subukan natin kung maganda siya, kung pailawin na natin. So yung setup natin ng ilaw sa likod. So ayan. May tutorial na ako dito sa pag-setup. Tapos yung ginamit pala nating bolt is yung sa mga ano to, sa motorcycle to. Wala akong nakita na mga yung screw na to. Wala akong nakita yung may ano yan. Ang tawag yan is wing screw yung tawag ata dun. Or air nut. Yung may air nut. Wing nut. So ayan. So ganyan lang kasimple yung ating stand. Tapos mas okay sa akin yung ganitong stand kasi mas matibay ito. So mga ka-sounds, subukan lang natin siyang pailawin, no, kung ano yung resulta, kung may stand siya. So magmamanual lang tayo dito. So pailawin natin, ayan, kulay red. Kulay red. Tapos yung kulay green. So kulay blue. Kulay white. Tapos yung full colors. So napakaliwanag, no? So maganda yung merong stand talaga yung mga ilaw. So subukan natin yung strobe. Strobing, kung mag-strobe siya, no? So ayan yung strobe niya. So maganda talaga. Maraming salamat talaga mga ka-sounds dahil sa suporta nyo. Nakabili tayo ng mga ganitong klaseng ilaw at saka nakapagawa tayo ng stand. Tapos nakabili pa tayo ng DMX. So ito naman yung mga ano niya, yung automatic niya lang, no. Auto lang siya. So pag ganyan-ganyan lang yung ating LED bar na ito. Sa mga nagsisimula talaga sa mga mini sound, mas maganda talaga na bumili rin kayo ng mga ilaw kahit ganitong mga klaseng ilaw. Para at least kung halimbawa kung magsiservice kayo kahit sa mga small events, mga birthday, mga dibo, no, mga kasal, so pwedeng-pwede nyong gamitin, no. At least mas maganda tingnan yung mga setup nyo kung may ganito kayong klaseng mga
ilaw, yung mga LED par. So yung height pala ng stand natin yan is na-adjust yan hanggang 7 foot, no. Medyo mataas din, so para sa akin okay na yung 7 foot na ano na nataas ng ano ng isang stand. So pipindutin lang natin dito yung music bank copy, no. So ayan, naka-ano na siya, sound sensor na siya. Bali yung magde-detect nito is yung DMX mismo. So subukan natin. So ayan, naka-sound sensor siya, yung pula naka-ilaw. So subukan natin. So ayan, kung makaka-detect siya ng mga ano, mga sounds is nag-ano siya, automatic na ilaw din siya. So naka-sound sensor yan, mga ka-sounds. So ito pa yung mga dati kong pinrogram yung nakaraan, o naka-save pa rin. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang yung video natin, no. So ulitin ko, maraming salamat sa suporta nyo sa channel natin sa Battle Paupas Sound System. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makabili ng mga ganitong klaseng mga ilaw, mga stand, hindi tayo makapagawa ng ganitong stand. Tapos yung ating mga DMX, hindi tayo makabili. So yung HLX20 natin, dito rin na nang galing sa suporta nyo, mga ka-sounds, no? Kabili rin tayo ng HLX20, tapos yung mga dalawang box natin, galing rin yan sa ano, sa YouTube channel natin, no? So yung concert na to is matagal ko na yan binili, so hindi siya, no. Pera ko talaga yan, sa nung nagbabarko pa ako, binili ko yan. Tapos yung ating Kevlar GX7. Tapos yung mixer natin, galing rin yan sa ano natin, sa YouTube channel natin. So maraming salamat. Yung mga wirings. So maraming salamat, mga ka-sounds, no. So sana patuloy kayong magsuporta sa ating YouTube channel na to para makabili pa tayo ng mga gamit. Yung susunod natin ng bibilin is yung mga processors. Pero yung balak ko, bibili pa ako ng K800 na laser, no. So worth 2,000 pesos din yun. Sobra 2,000. So sana makabili rin tayo. Shoutout natin sila ni Mr. Dennis Manuyon, Buhay Probinsya, Mr. Michael Gangan, at Mr. Janrad Basilio. Maraming salamat sa suporta nyo, mga ka-sounds. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag nyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat, mga ka-sounds. Wow, fuerte.